Yun, so magandang hapon sa inyong lahat mga boss, ano? So, pass mo na tayo sa XR, sa DT, at sa mga projects, upcoming projects na parang gusto ko nang bitawan. Alright, so dito muna tayo sa ating sniper. Biglang nawala yung brake, yung preno sa harap, biglang hindi na gumagana. So, kung titingnan natin yung brake pad, makapal pa naman. Pareho makapal yung dalawang lining ng brake pad dito sa harap. Pero, sobrang lambot, ayaw hindi gumagana yung kanyang preno. So, kung ganoon ang sitwasyon na sira, hindi gumagana ang preno, malambot, tsaka makapal yung brake pad mo pagka na-check mo. So, wala sa caliper ang problema doon. Ang problema ay nasa master o sa linya na dinadaanan ng fluid. Alright? So, kaya malambot dahil wala nang laman yung ating reservoir. Yung lalagyan ng brake fluid ay wala nang laman. So, kaya dito kung makikita natin ang yan, yan. So, yan, makapal pa. Makapal pa siya yan, Yan, so makapal. Pero, hindi siya gumagana. Sayang naman kung hindi natin gagamitin, diba? So, kaya naisipan ko na kupunin. Madali lang naman itong gawin. Pabalik tala ng fluid. Tapos, kung kailangan linisan. Then, saka natin i-bleeding. Alright, so dito tayo sa reservoir. Yan, bubuksan natin. You know, sign na nagkaroon ng pag-leak. Yang puti na yan. So, sinyalis na may lumabas na brake fluid, kaya naubusan ng laman. Yan, so lagay muna natin ang ating camera. Hanap muna tayo ng pwesto para maikabit natin ito, malagyan natin ng fluid. So pagka sa pagbi-bleeding nito mga boss, pareho lang din doon sa video na pinakita ko lang sa XR, no? Kung paano natin gawin yung pagbi-bleed. Yan, so ayaw niya madala, baka mabilog, kaya hanap lang tayo ng ibang screw. Yan, pagka doon. Alright, so yan, tanggal lang. So ngayon magkakaalaman na kung bakit walang preno sa harap tong motor na to. Pero upon checking, may duda na tayo na wala talaga siyang fluid. Naubusan na siya ng fluid. Yun lang talaga ang nasa isip natin noon check. Kasi baka palyo pa yung brake pad. Brake pad niya eh. So hindi naman siguro nag-stack up dahil hindi naman sobrang luma ng motor na to. So hindi naman siguro nag-stack up yung caliper, yung piston sa caliper. So hindi masyadong malayo kumbaga. So yan, so lapit natin dito mga boss. Makita nyo kung ano ang mga kaganapan dito. So ito na yung gumapo, tingin na. Nahulog pa yung sa cellphone na ginagamit. Yan, so yan. So yan yung guma, no? Dapat yung takip may plastic, tapos itong guma. So tingnan natin kung ano ang itsura.
yung guma na to. Yun, paano nagkaroon ng fluid dito? Bakit nandito yung fluid? Dapat dyan yan. Dapat dun yan, tsaka yung itsura niyan, dapat hindi siya ganyan, ano? So siguro ay dahil sa pagkakapiga na lang ng liver, kaya umiigop yung sa ilalim. Kasi sarado yan eh. Kaya nagkaganon, dapat ganyan ang itsura niya. Dapat. Oh, yan. Dapat nakayupi. Tsaka hindi dapat nilalagyan ng brake fluid. So, hindi ko alam kung sino gumawa nito, ano? Kung sino naglagyan ng brake fluid doon. Yan, so ito na, palitan na natin. Lagyan natin ng brake fluid. Ang brand ay National. So ito talaga, ginagamit na talaga ito namin, subok na noon pa man. So yan, super fine, heavy duty brake and clutch fluid, National yung brand. So dati pa Jeep pa lang yung dinadala ko, ito na yung ginagamit namin sa mga preno at sa clutch. Yan, so konting piga-piga yan, kung makikita nyo lumabas na yung mga puti-puti. Yan yung mga residue sa ilalim, mga dumi-dumi. Dahil natuyuan, naubusan ng fluid. So kapag nalagyan na natin ang fluid, pwede na natin siyang i-bleed. Alright. So madali na naman itong i-bleed. Pareho lang din doon sa ano, sa likuran na preno. Ipapump po lang yun doon sa taas, sa lever. Tapos kapag naramdaman mo na tumigas, bubuksan mo naman yung bleeder dito sa baba. Tabay, pagka naubos na yung laman, yung lever naman, bababa naman yung lever. Didikit sa handle grip. Kapag wala ng laman yung hose, so sarado mo yung bleeder, then bumba ulit. Yan, ganun lang, ulit-ulitin nyo lang hanggang sa maging maganda na yung kaapit niya. Yung okay na sa pakiramdam niyo. Alright. So, di na makita dito sa video. Hindi ko na pansin na sobrang lapit pala. Kaya ganito ang makikita sa video. Wala kasing tagahawak, pero meron lang ang gawin niyo, babas. Piga-piga. Then bukas ng bleeder, sarado, piga ulit, bukas ulit ng bleeder. So ganun lang, ulit-ulitin nyo lang hanggang sa madali na siyang kumapit. Alright, then test drive nyo na kapag natapos nyo na yung bleeding. Kung okay na, o kung nakukulangan pa rin kayo, re-bleeding nyo ulit. Kung okay na sa inyo, then goods. Yun, so hanggang dito na lang ako magkaboss, ano? So maraming salamat sa panonood at ingat, at sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Alright, so don't forget to like and subscribe my channel para alam nyo na. Alright, ingat.